A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin was sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Tunay na ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga hilala. Mga kapatid ko at mga magulang ko sa pananampalatayang Islam, binabati namin kayo ng Assalamu alaikum warahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. At isang magandang gabi po, at muli po ito po ang inyong kapatid na si Kanek Marino. Makakasama po natin ang kapatid na Karashid. Ilasad Karashid. Assalamu alaikum sa inyong po na payapaan. Magandang gabi po sa inyo dito sa Pilipinas. At muli, ito po ang inyong kapatid, si Karashid Ilasad. Sasagot po tayo sa ating kababayan na isang Baptist na kung saan ay nagpahayag po sa atin. Pero magkagayon pa man yung ating pong presentation sa Baptist. Eh hanggang ngayon po, wala po silang kasagutan. Apo. Naawa ko dito sa aking kaklase na si Miss Salve Valencia kasi hindi kaya ipagtanggol ng pastor sa yung nagpupumilit sumagot. Magbagamat yung mga sagot niya ay sablay ng masasabi natin sapagkat wala siyang kabatayan. Eh kaya nga ipinaparating po natin sa ating mga kapatid, subukan po ninyo na sa inyo po ay may community, sa inyo po ay may mag-challenge. Darating po si Karashid, lalo na kung dito po sa Metro Manila. Sabihin, eh kung pastor po, kung talagang ang isang pastor ay pastor na nangangalaga ng kanyang tupa, eh dapat ipagtanggol niya itong si Miss Salve Valencia, isang Baptist. Naawa ko, walang tagapagtanggol. Ngayon, eh, tuloy-tuloy natin to kasi malasakit natin sa kanya to. Apo, ha? Meron siyang sinabi, tatalakayin natin, may kinalaman din to pag itong ganitong klase ang inyong naharap, mga klase ng argumento na ganito, eh, paano natin sasagutin? Eh, magtuloy-tuloy lang po kayo sa pakikinig. Tingnan mo, Brother Nepa. Yes po, Karashid. Buti, buksan natin itong Facebook. Ang sabi niya, if you don't believe Jesus and the Bible as His word, this is what's going to happen when He returns. Ayan. Apo. Talakayin natin itong tatlo. If you don't believe Jesus, kung hindi ka naniniwala kay Jesus, ikaw, paano mo nasabi hindi kami naniniwala kay Jesus? Apo, Karashid. Hindi yata nakikinig to ng ating mga pinalabas eh. At sa Karashid, ito lang masasabi ko, hindi siya talaga nag-aaral patungkol sa pananampalatayang Islam. Ito lang sinisigurado ko, Miss Salve, kaming mga Muslim ay ganap na sumasampalataya at naniniwala kay Kristo. Hindi kami magiging Muslim kung hindi kami naniniwala kay Kristo. Lalabas parang siya lang naniniwala kay Jesus. Opo. Ang Katoliko ba naniniwala kay Jesus o hindi? Ang Iglesia ni Kristo ba naniniwala kay Jesus o hindi? Yung ang dating damba ni Kyle Soriano, naniniwala kay Jesus o hindi? Mm-hmm. Yung mga born again, yung bang kay Arthur Periol, opo, naniniwala ba? PMMC mm-hmm. o PMCC, naniniwala ba kay Jesus o hindi? Yung Seventh-day Adventist, naniniwala ba kay Jesus o hindi? Pwede. O pare-pareho ba kayo? Samantalang yung saklat nyo, magkakaiba lamang kayo ng paniniwala. Mm-hmm. Kami naniniwala din kay Jesus. Ang tanong, Maring Salve, anong klaseng paniniwala ang dapat iukol natin kay Jesus? Eh kayo naniniwala as Trinitarian, si Jesus 100% God, 100% na tao. Dalawa ang nature niya. Saan mo mababasa yan? May dual nature si Kristo. Saan mo mababasa na si Jesus 100% God, 100% na tao? Yan ngayon ang dilema mo na hindi kayang sagutin ng pastor mo. At saka nakakalungkot ito, Karashid, na pinapasok niya tayo ngayon sa second coming ng paksa ng ikalawang parokya. Kamihan natin ng tao ayun. Tatlo yan, ha? Oo. Sasya natin. Naniniwala kay Jesus? Kayo ba naniniwala kay Jesus? Hindi kayo naniniwala, pinaratangan tayo. Hindi tayo naniniwala kay Jesus? Hindi rin tayo naniniwala sa salita niya na ang Biblia? At yung second coming, pag hindi rin tayo naniniwala kay Jesus at saka yung Bible na salita ni Jesus, sa second coming ni Kristo, may mangyayari sa atin. Isa-isa muna natin. Yung muna paniniwala kay Jesus. Ha? Hindi ba tayo naniniwala kay Jesus? Ay, yun po ay hindi totoo, Karashid. Kasi bakit ka mo, ang isang Muslim ay naniniwala sa mga propetang isinuko sa kanya, ang isinuko ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pakinggan niyo po ang paglilinaw nito sa maluwalhating Quran na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala,
sa chapter 2 verse 285, amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullu amanna billahi wa malaikatihi wa rasulihi. Na ang ibig sabihin, kapatid na Rashid, the messenger believes in what has been sent down to him from his Lord. And the believers, each one believes in Allah, angels, his book, and his messenger. And we believe that Jesus Christ is one of the mightiest messenger of God. Siya ay talagang sugo. Basahin nga natin yung nakalagay sa chapter 3 verse 51 dito sa Tagalog natin ng government. Parating mo ulit. Anong paniniwala natin? Ito pong sinabi ni Jesus ayon po sa Quran. Ha? Sa kapitulo 3, ang talata ay 51. Siguro, Karashid, ay mas mainam. Basahin muna natin sa Arabic bago natin Tagalogin. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang naitikinob niya kay Isa alayhi salam o kay Jesus Christ. Anong sabi ni Isa alayhi salam o ni Jesus Christ? Inna Allaha wa Rabbi wa Rabbukum fa'buduni hada siratal mustaqim. Tunay na si Allah ay ang Panginoon ko at Panginoon ninyo. Kaya't sambahin ninyo siya, ito ang landasing tuwid. Ay, anong sinabi niya? Anong papapakilala ni Jesus sa kanyang sarili? Basahin natin sa Surah Maryam, ito'y ikalabing siyam na kabanata po ng maluwalhating Quran. Pakinggan mo, Maring Salve, para bago ka magparatang sa amin na walang batayan. Yan kasi natutunan nila eh. No? Kumbaga, Karashid, gumagamit siya ng strongman policy. Ayun ang tawag natin doon. Eh. Masahin mo ngayon. Sa chapter 19 verse 30 sa Tagalog muna. Sabi po dito, nagsabi ito, tunay na ako ay lingkod ni Allah. Binigyan niya ako ng kasulatan at ginawa niya akong isang propeta. Propeta po si Jesus eh. Sa Quran, propeta po si Jesus. Sa Quran, siya po'y sugo. Basahin natin, di ba? Okay. Merong sinabi po na inahalin tulad lang pala itong si Jesus kay Adan. Bakit? Ano ba pagkakahalin tulad nila? Bagay night. Apo. Anong sinabi po patungkol po kay Jesus Christ na may kinalaman po kay Adan? Sabi po dito, 359, verily, the likeness of Isa or Jesus means before Allah is the likeness of Adam. He created from dust, then said to him, be, and he was. Masahin natin sa Tagalog. Ha? Ang sabi dito, tunay. Tunay na ang pagkakahintulad kay Jesus para kay Allah ay gaya ng pagkakahintulad kay Adan. Nilikha niya ito mula sa alabok, pagkatapos ay nagsabi siya rito, mangyari at nangyari. Kung paano nilikha ng Diyos si Adan, ha? Sa pamamagitan ng kanyang salita, salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, kun fayakun, mangyari at nangyayari. Na ganun din ang ginawa niya sa paglikha niya kay Jesus. Ibig sabihin, nilikha lang si Jesus ng Diyos. Ngayon, punta tayo sa Biblia. Apo, para siya. Kaya ito muna ang tanong natin sa kanya. Yung paniniwala mo as Papa, nalito pala to? Yes. Nalilito to sa doktrina niya eh. Yung tanong natin sa Jeremias, anong binasa? 32:27 ba yun? Apo. Pero mo sinabi niya, si Jesus daw nagsalita doon. Apo, Rashid. Malaking dilema. Kaya tinatanong, ano ka ba? Oneness o Trinitarian? Mm-hmm. Trinitarian daw siya. Kung Trinitarian ka, bakit mo sinabi na yung nagsasalita sa Jeremias ay si Jesus? Apo, at saka ano tayo nabayan, Karashid? Ulitin natin, basahin natin yung natin. Hindi niya ang nasasagot. Mm-hmm. Akalang ko, kinukulit niya ni pastor niya, kaya lang yung pastor niya, ay, napabayaan mo na yung mga Muslim na yan. Eh, hindi rin masagot ng kanyang pastor. Maring Salve, doktrina to. Kinikiliti mo kami, ngayon, kita mo. Nakakahalata mo na siguro, huwag ka magagalit, ha? Hindi makasagot ang pastor mo. Sige. Basahin natin. Jeremias 32:27. Narito ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat na tao. May anumang bagay, bagat na totoong mahirap sa akin? Si Jesus daw to, sabi ni ano klasikong nung high school na si Salve Valencia. Miss Salve, how in the world na sabihin mo si Jesus ang nagsasalita sa 32 ng Jeremias? Yan ang matagal ko nang, yan ang hinihintay ko sa iyong kasagutan. Ha? Hanggang ngayon, imbis na sagutin mo, wala kang ginawa kundi mag-copy-paste sa YouTube o sa Facebook, hindi mo masagot-sagot yung tinatag. Ito muna tayo, argument by argument.
At diba? So, Rashida, ito lang ang tanong natin. Miss Andre, paano si Kristo ang nagsasalita doon sa aklat ng Jeremias? Bagamat kung pinatutunayan sa pamamagitan ng Biblia na siya ay sugo ng Diyos, siya ay propeta ng Diyos. Sa makatawid, kung siya ang sugo ng Diyos, siya ay propeta ng Diyos sa bayang Israel, hindi ho siya ang nagsasalita doon sa 32:27 ng Jeremias. Malapa, ang nagsasalita roon, yung nagsalita din sa Jeremias, Jesus, ang Ama. Oh, hindi si Jesus. Hindi si Kristo. Bakit? Ano nga ba si Kristo sa pananaw? Isa-isa na natin. Ha? Mm-hmm. Basahin nga natin yung Mateo 21:11. Ganito po ang ating mababasa. Sa Mateo Kapitulo 21, ang mga talata po ay 11. At sinabi ng karamihan, ito ang propeta Jesus na taga Nazareth ng Galilea. Yan, di period na. Apo. Ano si Jesus? Propeta na taga Nazareth na Galilea. O di propeta siya, wala namang tumutol na propeta siya. At sa mga Rashid, ito pa, isang talata din. Sa Lucas 24:19, at sinabi niya sa kanila, anong mga bagay? At sinabi nila sa kanya, ang mga bagay na tungkol kay Jesus na Nazareno, na isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita sa harap ng Diyos at buong bayan. Oh, hindi siya Diyos. Siya'y propeta, ha? Isang makapangyarihan sa gawa at salita sa harap ng Diyos at sa buong bayan. Propeta siya. Ang tanong, Kasalbe, tutol ka ba sa nakasulat? Na propeta siya. Na propeta siya. Kasi sabi niya, eh kayo propeta lang sa Jesus. Eh propeta naman talaga. Oh, propeta. Ito ang tanong namin sa'yo. Yung paniniwala mo si Kristo 100% ka, 100% na tao, saan mo nakuha yun? Ako pa, Rashid. Ha? Saan mo nakuha? Nabibisto ka ng mga klase natin, hindi mo kaya ipagtanggol ang doktrina mong mali. At saka, Rashid, ito lang sasabihin ko, Kasalbe, di ba, parang lumalabas, kaya kayo lumabas sa Katoliko dahil mali ang Katoliko. Oh. Pero yung doktrina nyo na 100% tao si Kristo at 100% Diyos si Kristo, ikinopyan nyo lang yung mga Protestante sa Katoliko. Doon lang, kinopyan lang naman yan. Eh. Oo. Oh. Ngayon, basahin pa natin sa Mateo 1:21-22. Kasi pinaparatangan tayo, kung hindi kayo naniniwala kay Jesus, parang siya lang naniniwala kay Jesus. Ikaw lang ba naniniwala? Ang tanong, anong klaseng paniniwala ang iniukol mo kay Jesus? Kung ang paniniwala mo sa Diyos, 100% God, 100% na tao, eh wala pong ganoon maring salbi. Sa Islam, siya po'y tao, siya po'y propeta. Basahin natin yung Mateo ulit, 1:21. Tama ba? 22. Ganito po ang ating mababasa. At nangyari nga ang lahat ng ito upang magalak ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, 23, narito ang dalagay magdadalang tao, manganganak ng isang lalaki, at ang pangalan itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Okay. Ginagamit din kasi nila ito. Papatunayan natin ito. Itong si Kristo, ating pinaparating sa ating mga kababayan. Ano ba si Jesus? Anong klaseng paniniwala o belief, what kind of belief are we going to render unto Jesus Christ? Yun ang ating pong nililinaw. At sa araw siya ginagamit kasi hindi kasi nilang Emmanuel, parang patunayan na si Kristo daw ang Diyos na nagkatawang tao. Pero kung pag-aaralan natin ang etymology ng Emmanuel o yung kanyang lexical definition, wala namang ganun kahulugan. Malapa, ang ibig sabihin, sumasa atin ang biyaya at kapangyarihan ng Diyos sapagkat isinugo niya si Kristo ang kanyang propeta. Abang, isa-isayin natin ulit. Ganun ang ibig sabihin ng Emmanuel. Yet hindi ito namumulugan na ang literal, ang Diyos ay nandito sa lupa. Yes. Sumasa atin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang propetang si Jesus Kristo. Basahin nga natin 1:24. Basahin po natin. Binabaybay lang natin. Sinasumasagot tayo sa argumento niya. Hindi katulad niya, ayon yung sumagot sa ating mga argumento. Eh, ang mahirap niyang Karashid, panay copy-paste siya. Tapos, pagsawas, iniipitan natin siya sa mga argumento mo, especially sa mga type natin sa Facebook, wala nang maisagot. Ano? Ang ginagawa, pinupukul tayo sa kamalian ng ginagawa ng ating mga kapatid. Ikala mo naman, gano'n din silang kaperpekto. Eh, ang pinag-uusapan dito, Kasalbe,
ang pinag-uusapan po natin dito, doktrina at aral at hindi po personalan. Kanina, binasa natin, propeta siya. Meron ngayon pahayag si Kristo. Ano siya? 14:27 po. Yeah, 14:24. 14:24. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. At ang salitang iyong naririnig ay hindi sa akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. Ayun, yung salitang daladala niya, hindi pala sa kanya. Opo. Kundi doon sa nagsugo sa kanya. Actually, kung babasahin pa natin yung sa Mateo 7:28, ito mababasa natin. Ha, tama ba? 7:28 ng Mateo. Ganito po ang ating mababasa sa Mateo 7:28. No? Para si ang dami ng talatang ito. At nangyari nang matapos na ni Jesus na ang mga salitang ito, ay nangatilihan ang mga karamihan sa kanyang aral. 29, sapagkat nagturo siya. Sila'y kaniyang tinuruan tulad ng sa may kapamahalan at hindi gaya ng kanilang mga eskriba. Meron siyang turo. Opo. Meron siyang doctrine. Sa English kasi doctrine yun. Diba? Basahin mo nga sa English na ito. Basahin mo. Meron siyang doctrine. Meron siyang daladalang doctrine. Meron siyang daladalang turo. Kanina, nalaktawan natin, binasa natin sa Marcos 22, na ang sabi dito, di ba, 1:22 ng Marcos, ay namangha sila sa kanyang aral o doktrina, sapagkat sila'y tinuturoan niyang tulad ng isang may otoridad at hindi gaya ng mga eskriba. Kanina, binasa natin, propeta siya. Dito sa mga talatang ito, binabasa natin, pinapatunayan natin sa ating mga taga-subaybal na siya may daladalang doktrina o aral. Opo. At dito, mababasa natin sa Marcos at dito sa Mateo, meron siyang aral na daladala. Magkagayunpaman, para binabaybay talaga natin. Kaninong aral, anong doktrina yung dalala? Basahin mo nga sa English sa 7:16 ng 1. Ganito po ang ating mababasa. Sa Juan sa Kapitulo 7, ang mga talata ay 16. Pakinggan po natin. Sa English yan, ano? Oo, English yun to. Kaya hindi to bogus na translation. So Jesus answered them and said, "My teaching is not mine, but His who sent me." Ang turo ko ay hindi akin, kundi sa Kanya na nagsugo sa akin. Paring sabi, sugo lang siya eh. Propeta siya, hindi sa Diyos, hindi sa ang Diyos, hindi sa ang Diyos na nagsalita sa Diyos. Saan mo pinagkukuha yung paniniwala mo? At saka sa comics? Oo. Oh. Ha? Pambihira. Ay, mahirap kung karasid eh. Tumalo na tayo. Okay. Eh, anong klaseng paniniwala? Eh, payag na natin ito eh. Pero para to remind din, nabibisto ko ngayon, maring sabi. Anong klase? We are using the Bible against you, ha? Tingnan mo. Ano ngayon ang klaseng paniniwala ang gustong iukol ni Kristo, iukol natin kay Kristo. Na si Kristo mismo nagsasabi ang kung anong klaseng pagsampalataya, what kind of belief are we going to render unto Jesus Christ, according to Jesus Christ. Pag tinanong mo si Jesus Christ, biblically speaking, o Jesus, eh ano ba klaseng paniniwala? Kasi sinasabi ni Salve, hindi daw kami niniwala kay Kristo. Eh sa Quran, siya ay propeta. Binasa namin talata sa Biblia, propeta rin siya. Eh ngayon, tinatanong ka namin hayagan, ayon dito sa sumulat ng Biblia, ano ba klaseng paniniwala? Basahin natin yung nakalagay sa 17:21-22. Ganito po ang ating mababasa. Upang silang lahat ay maging isa, gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo, na sanay sila'y manatili sa atin, upang ang sandibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Oh. So that the world may believe, the whole world may believe, that you have sent me. O, kita mo? Opo. Messenger pa rin eh. At saka, Karashi, ito lang ang tanong natin. Kasabi, pinatatanong mo kami ni Salve, saan namin pinatatanong mo kami, hindi kami naniniwala kay Kristo. Una, basahin mo muna sa aming Quran na hindi talaga kami ganap na naniniwala kay Jesus Christ. Pangalawa, magpakita ka sa amin ng mga libro mula sa aming publication. Karashi, from our source o sa mga libro namin patungkol sa doktrina namin na kaming mga Muslim ay hindi sumasampalataya kay Kristo para tama ang sanang maging argumento mo. Eh ang problema, mali eh. Pangalawa, if you don't believe Jesus, nakakalta natin yan. Opo. And the Bible as His word, lumalabas yung Bible pala, salita ni Jesus. Ako. Eto, medyo
magpahapyaw lang tayo kasi magpapasin muna tayo sa kanya. Ito ang challenge namin sa pastor mo. Pati sa'yo na rin. O kahit sino sa inyo. Ang New Testament particular, yung tinatawag niyong New Testament, ito, hindi po si Kristo ang may sulat. Hindi po mga alagad ni Kristo ang sumulat. Sinulat ito ng mga taong hindi nakita ang pangyayari. Sinulat ito ng mga taong hindi magkakakilala. Sinulat ito ng mga taong ilang taon na wala na si Jesus, wala na tapos ng kaganapan. At sinulat ito ng mga taong hindi naman kalingwahe ni Kristo. Kasi si Kristo Aramaic eh. Ang sumulat ito, mga Greek. Apo. At ito nga po ang ating katibayan, Kalashin. Kaya hindi kami naniniwala na yung New Testament, salita ni Kristo, ha? Nilagay yan sa bibig niya. Di ba? Yan ang masasabi natin. Gusto mo, ma-challenge ka sa akin, eh mag-usap tayo. Di ba? Habang usapin kasi yan, pero kita mo ha, apat yung premise ko. Tandaan mo na lang yung mga pinagsasabi ko. Sagot tayo sa tatlo. Apo. Sabi niya kasi, this is what's going to happen. Ha? This is what's going to happen when He returns. May mangyayari daw sa atin. Masama, malamang, hindi ko pa namubusan to. Pag hindi raw tayo naniwala, ang ibig mo sabihin, may mangyayaring masama, mapupunta sa impyerno, sabihin na natin, yung taong hindi sasamba o kikilala kay Jesus bilang Diyos. Sana kalagayan ay challenge yun. Ha? Sinisigurado ko, Karashin, kasi dati naalala mo dati yung nagdebate tayo, hinamon mo ako sa ganyan. Sinisigurado ko walang talata yung mababasa sa Biblia. Sige nga, saan mababasa na dapat pag hindi siya sinamba? Sino pa sinasamba mo, by the way? Hindi mo pa sinasagot eh. Yung Ama o si Jesus o Espiritu Santo, sino sinasamba mo sa tatlo? Ngayon, Karashin. Hanggang ngayon, pasal sa iyo. Ngayon, pagpauna rin natin, pagkukuha ka sa Athanasian Creed, ng definition patungkol sa Trinity, for your information, galing din yan ulit sa Katoliko. Iniram nyo na naman ulit. Wala namang bago. Ang hilig nyo talagang mangopya sa Katoliko ng doktrina. Tapos sasabihin nyo, Katoliko mali. Inalis nyo lang yung revolt. Pero ganun din eh. Wala naman kayong bagong paliwanag eh. Lahat ng doktrina nyo patungkol sa Christology, lahat niyan galing sa Katoliko, basta Protestante. Yan. Yun naman galing yan eh. Ito naman kung makapag... Salita ka lang mo sila ang tama, sila lang ang tama. Wala naman kaya pa. Buti pa ang Katoliko, may dumitindig sa debate. At saka, maraming mga debatista ang Katoliko. Eh sila lang, malamang eh. May lapas sila sa Katoliko. Yan lang sinisigurado ko. Saan tayo? Sabi niya kasi, babalik si Kristo. Pagbalik ni Kristo, eto ngayon. Ako hindi, alam mo, kung yung pagbabalik ni Kristo pag-usapan, eto muna siguro sagutin mo. Paano mo sasagutin? At ikaw, nananampalataya ka sa muling pagbalik ni Kristo, e paano mo sasagutin yung mga palpak? Nahula. Sa bagong tipan, patungkol sa pagbabalik, na unfortunately, ang nagsalita, si Jesus mismo. At saka Karashid, ito lang masasabi ko, kung pag-uusapan ni Salve ang patungkol sa interpretation ng second coming, abay, kumandahanda ka. Dahil ako, hindi mo ako diyang malilito dahil at least paano Karashid, alam ko ang doktrina ng Baptist. Maganda pa siguro yung pastor mo, ha? Pakausap mo rito. Kaya sila muna mag-usap. Parang ganito yung Karashido. Kasi sa kanila kasi, ang second coming, sa doktrina nila ha, sa Bereans, darating muna si Kristo bago yung panahon ng kapighatian. Kasi pinagbabatayan nila yung nasa unang Tesalonica, Kapitulo 4, mga talatay 15 at 16. Nagugulat siya, familiar tayo. Oo, familiar tayo dyan. Ngayon, kaya nating patunayan na yung kanilang pinagbabatay mali. Bakit din sa Biblia? Bakit? Kasi mauuna muna ang ikalawang pagpalito ni Kristo sa tamang pagkaunawa sa Biblia, darating muna ang panahon ng kapighatian bago ang kanyang ikalawang pagpalito. Yun ang mangyayari, misalbe, sa doktrina ng Biblia. Kaya kong patunayan na yung nandoon sa unang Tesalonica, nagsisinungaling. Bakit? Kasi ikinontra ng ikalawang Tesalonica. Siguro, hindi ko muna sa'yo ibibigay ang talata, maliban na lang kung tatanungin mo sa akin kung aling talata. At ipapakita ko sa'yo, yung katakot-takot na palpak ng Biblia patungkol sa ikalawang pagpalito. Bigyan mo ng sample, patanong natin sa kanya. Ano yung kapalpakan ni Kristo? Pakinggan niyo po. Sorry ha? Hindi kami naniniwala ng palpaking Kristo. Naniniwala kami kay Jesus. Mahal namin si Jesus. Pero yung Jesus na ipinapakilala ng Biblia, yun ang problema, sumablay. Bakit? Basa. Pakinggan niyo po. Sa Mateo, Kapitulo 16,
ang mga talata ay 28. Siguro basahin na rin natin sa English. Baka sabihin ni Manning Sabi, eh, bumabati tayo sa mga Tagalog na Biblia. Hilig pa naman sa King James naman. Oo, oh, King James. Eh, pero ito, oh, pero ito babasahin natin, Karashid, mas accurate sa King James, yung American Standard Bible. Pakinggan nyo po. Mateo Kapitulo 16, ang mga talata ay 28. Truly I say to you, there are some those who are standing here who will not taste death until they see the Son of Man coming, His kingdom. Tunay na sinasabi ko sa inyo, merong mga nakatayo rito, sinasabi ni Kristo sa kanyang kapanahunan, sinasabi niya to sa harapan ng mga apostol, na merong nakatayo dito na kahit sa anuman ay hindi matitikman ang kamatayan sanggat dumating ang pagparito ng anak ng tao. Eh nakakalungkot, Karashid, namatay na ang mga apostol, namatay na ang mga kausap ni Kristo, hanggang sa ngayon hindi pa rin siya bumabalik. Tagalogin natin, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo rito na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang makita nila ang anak ng tao na dumarating sa kanyang kaharian. Kung si Kristo ang anak ng tao, sabi niya, doon sa kausap niya, merong hindi mamamatay, darating na anak ng tao. Eh, hindi pa rin siya dumating. Namatay na lahat ng kausap niya. Awa. Hindi pa rin siya dumarating. Tapos ikaw ngayon, magtuturo sa amin, darating siya, pagdating niya, eh, may mangyayari sa amin sapagkat hindi kami naniniwala na Diyos siya, hindi kami naniniwala na siya 100% God, 100% man? Na hindi mo naman kayang patunayan? Oh, yun nga ang problema. At saka, Karashid, ang mahirap kasi nito sa kanila, sabi, ang mahirap kasi nito sa kanila, wala silang direct evidence. Yes. Ang mahirap ito, adami-daming paligoy-ligoy na talata na mga gagamitin sa Biblia. Yan ang nakakalungkot, Karashid, eh. At tapos, pangalawa, Karashid, yung sinasabi niya, patungkol sa love. Ayun. Sagutin natin. May I love you. I love you. Still love you, my friend. Sabi niya sa akin. I love you. Jesus love you. Pero, kasi na, bago natin talakayan, Miss Alpe, sabi mo, tunay ka tagang follower si Jesus Christ. Ang tanong, ginawa mo na ba ito sa buhay mo? Kung talagang follower ka ni Christ, ito ba ginawa mo? See? Pakinggan niyo po at babasahin natin. Ito, kasi matanda pa ata ito sa King James Version. Okay. The New Testament. Tapos Tagalogin natin. 1963. Okay, basahin natin. Hindi, mas matanda ang King James. Fairness naman. In fairness naman. 1616 pa lang ang King James Version, sorry. Pero, babasahin natin dito sa New Testament na print ng Canadian Bible Society at ng British Foreign Bible Society. Okay. Sa 1426 ng Lucas. Ayan. Ang hilig nyo pa naman sa bagong tipan. Itong tanong. If any man comes to me, without hating his father and mother and wife and children and brethren and sister, yes, and his own life too, he cannot be disciple of mine. Maring sabi, sabi mo, mahal mo ako. Jesus loves me, I love you. Ito, I don't believe. Why? Kung if you're claiming that you're following what Jesus said, if you're claiming that you believe in the Bible, ang unang-unang premise para maging Kristiyano, follower ni Jesus, ang isang tao, unang-unang foundation, mamuhi ka, mapuot ka. Kanino? Basahin natin ulit sa Tagalog. Kanino? Kung ang sino man ay lumalapit sa akin, sabi ni Jesus, at hindi napupuot. Tamo may kondisyon eh. Ano kondisyon? Kinakailang mapuot. Mapuot ka. Eh kanino ka unang mapuot? Parang sabi. Napupuot sa kanyang sariling ama. Napupot sa kanyang sariling ina, asawang babae, mga anak, mga kapatid na lalaki, at mga kapatid na babae, at maging sa kanyang sariling buhay, ay hindi maaaring maging alagad ko. Ayan, namumuhi ka ba sa natay-tatay mo? Kung hindi, hindi ka Kristiyano. At saka ito lang ang tanong ko, nung panahong tinanggap mo ba si Jesus Christ? Kasi sinasabi niyo, accept the Lord Jesus Christ and you will be saved. Paganong-ganong pa yun. Oo, paganong-ganong pa yan eh. Nung panahong tinanggap mo ba si Jesus Christ, ginawa mo ba to? Napuot ka ba? Ayun ang tanong. Kanino? Sa tatay mo? Sa nanay mo? Sa asawa mo? At saka sa pastor mo? Oo, dapat napuot ka. At tapos sabihin mo, si Rashid, you love Rashid. Ako, kumpira. Kaya nga ka, Rashid. Unfair yan. You know, Rashid, but you hate your husband. Alam mo, Rashid, masasabi ko, sa buong talang buhay ko ng panahong mga nangaral pa ng Christianity,
talagang naranasan ko yung tinatawag natin kahipokrituhan sa loob ng pananampalataya. Why? Bakit? Bakit? Sinasabi nila, mahal ka namin kapatid, mahal ka namin. Pero in reality, hindi. Hanggang lip service lang. Tapos pangalawa, dati tinatanong ko rin sa mga samahan ko, tinatanong ko to lagi-lagi eh. Ang tanong ko sa kanila, sinusunod yun ba yung utos ng batong ni Cristo? Lagi-lagi nila sa figurative of speech lang yan, hindi naman yung kinakailangan. Eh, paano ito naging figurative of speech? Talagang literal yung talatang ito na kinakailangan mong mamuhi. Ngayon, sa mga Kristiyanong nagpapakilalang tagasunod daw po nun ng kautusan, ay ito ang tanong, ginawa niyo ba to? Dapat napuod ka eh. May kondisyon eh. At ang unang-unang kondisyon, napupuod, dapat ka napupuod. Oo. Progressive yun, present progressive. At saka, dapat, napupuod ka dapat. Sapagkat kung hindi ka napupuod, hindi ka pwedeng maging tagasunod ni Kristo. At saka pangalawa, kasabi. At sa mga tagapagsunod din daw po na ng kautosan, ginawa nyo rin ba itong utos na ito ni Kristo? Ano? Basahin natin. Lucas 19:27. Ay nako, patay na tayo dyan. Ito na, basahin natin. Datapuan itong aking mga kaaway na ayaw na ako maghari sa kanila. Ay dalhin ninyo rito at patayin nyo silang sa harap ko. Hindi tayo may sabi niyan. Si Kristo. Hindi Quran yan ha. O Bible yan ha. Ha? Bible ho yan. Apo. Alam ko may palusot kayo dyan. Kaya hindi kayo lang. Hindi kayo makakalusot. Hindi kayo makakalusot. Ngayon, o kita mo. Tapos sinasabi mo, I love you, I love you. Ano I love? O come on. Kaya nga siya, ang sabi nga dito sa English, bring them here and slay them in my presence. O kita mo. Eh, naku. At saka hindi ako naniniwalang may, alam mo, sabi nila may love daw sila. Sa New Testament, ito ba love to? Pasahin nga natin yung nasa ikalawang buwan. Ganito, papo, ikalawang buwan. Sabi mo muna yung nasa English. Ganito po ang ating mababasa sa ikalawang buwan. Okay, ang mga talata po ata ay, hindi po ata yung karasya sa aking English Bible. Okay, sa ikalawang buwan, ang mga talata ay 10 hanggang 11. Ganito ang ating mababasa. Siguro simulan natin muna sa Tagalog. Kung sa inyo'y dumating ang sino man at hindi dala ang aral na ito, which means ang bagong dipandaw. Tagalog, hindi. Sino, kanino lalapat ito? Oo. Sa dating daan, in-apply sa atin ito. Mm. Sino? Kayo? Sa inyo ba? Ano yung aral na ito? Anong aral yun? Kanino lalapat ito? Kanino to apply? Ayun na. Di ba? Ang dami yung sektang Kristiyano. Halimbawa, ako ay dating daan. Pag hindi dating daan, ito gagawin ko. Eh, alam mo, Karashid, nakakalungkot isipin na dati sa dati kong samahan, hindi ko nasasambitin. Itong aral na ko hindi ina-apply. Oh. Eh, kaya lang. Eh, ito nakalagay sa Bible. Itong tanong, ito ba pag-ibig, maring salbi, Valencia? Itanong mo sa pastor mo, pag-ibig ba to? Kung ito'y pag-ibig, sa inyo na pag-ibig nyo. Pasahin mo. Okay, sabi dito, kung sa inyo'y dumating ang sino man at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, huwag ninyo siyang batiin sapagkat ang bumabati sa kanya ay nararamay sa kaniyang masasamang gawa. Eh, kumatok. Baptist siya, di ba? Eh, kumatok, Katoliko. Palimos ko. Ay, hindi ka ba Baptist? Huwag mong papasukin. Magandang mga po, huwag mong batiin. Ito mo, huwag papasukin sa bahay, ipagtabuyan. Huwag batiin. Diba? Eh, ginawa ito ng dating daan sa atin. Ini-stop tayo makipagkamay, bataki mo. Napakapa natin. Hindi masisi, nakalagay naman sa Bible. O, hindi mo papasukin yung tao, bisita. Hindi mo kapananampalataya. Hindi mo kakausapin, o, kahit batiin man lang. Halimbawa, sinabi, good morning po. At, wala. Biedma. Bawal batiin. Kasi pag binati mo, sapagkat ang bumabati sa kanya, ay nakikibahagi sa kanyang masasamang gawa. Why not? Ito ba pag-ibig? Ako, hindi karasin. Kaya nga sabi ko sa pastor na nakalaban natin, eh kung ito pag-ibig nyo, isaksak nyo sa bagan nyo, pag-ibig nyo. Oo nga eh. Ito ba pag-ibig? Nagtuturo kayo ng pag-ibig. Pag-ibig ba to? Hindi mo batiin ng tao? Hindi mo pasukin ng tao? Hindi mo babatiin? Matake mo? Istabin mo? Yung bang pang-istab ng tao, pag-ibig? Hindi ho yan, parasin. Naku naman, kahipokritohan naman yan. Hindi ganun naman talaga, parasin ang mangyayari. Kung baka makikita natin na talagang masasabi natin, umiira talaga sa Christianity ang hypocrisy. Sumasagot ho kami, wala namang kayong masagot. At ipinaparating namin sa ating mga kababayan.
sa ating kapatirang Muslim. Opo. Subukan po ninyo, kapag kayo po'y naka-experience na may kumakanti po sa inyo, dinidibati kayo, kinukutsa kayo sa doktrina, nandito po kami, handang humarap, ipagtanggol po kayo. Hindi katulad ng mga pastor na to eh, nagtatago. Mm-hmm. Eh, gusto lang kasi ano eh. Pera. Pera lang eh. Ang tutuusin, ikapo lang ang ikapo eh. Parang yung pastor dyan na sa Antipolong pinuntahan natin. Mm-hmm. Pinapuntahan ko, tinago yung mga membro eh. Bakit makakakinig daw ng salitang lasong. At saka kalahin. Lasong na pangangaral. At saka parang silang nakakalungkot isipin, pinagpapauna ko na. Naman nila lahat, siguro lahat ng mga Baptist, pero masasabi ko, basta Baptist, huwag sa diskusyon. O, kasalbe, huwag mo na akong utuin pa dahil dati rin akong Baptist. Ayan, ang daming Baptist. Pinagpapauna ko na sa iyo, duwag ang pastor nyo sa diskusyon. Bakit? Kasi kung matapak ang pastor nyo, eh dapat sana matagal na kami sinagot ni Karashin, hanggang sa ngayon, wala pa rin sagot eh. Ayan, hindi na sumasagot siya. Hindi sumasagot! Ay, ngayon, hindi kami pagtanggol ng kapastor mo. Anong ibig sabihin? Ang tawag doon, kaduwagan. Aminin mo, ang pastor mo, bahag ang buntot. Huwag ka lang sana masasaktan. Hindi lang naman, kahit naman hindi debate. Basta usap lang sa atin. Otherwise, Akarashid, kung ayaw makipag-usap sa atin, ayaw makipag-diskusyon sa atin, sa madaling salita, bahag, duwag, sasabihin natin, ang kanyang pastor, bahag ang buntot. Well, hindi naman natin sa sakinukod siya. Oo, pero ako kasi ang pastor kasi dapat ipagtatanggol ang kanyang tupa. Alam mo, Karashid, kaya... Kung sa tingin ng pastor niya, tayo yung lobo, ipagtanggol siya. Alam mo, Karashid, kaya... Pero wala lang tatanggol. Alam mo, Karashid, kaya ko lang din naman ito sinasabi. Kasi at least paano naman yung dati kong pinanggalingan, kahit sabi mo mali yung aral nun, at least paano may tumitinding. Ito eh, nagpapakilalang sila law daw kuno ang tama. Pero hindi naman kayang tindigan, yun lang naman ang kinakalungkot. Kaya kasi, alam mo, nabibisto ka ngayon, my classmate, ha? Nabibisto ka ngayon, eh, pinagmamalaki mo yung pananampalataya mo, faith. Eh, kaya lang, nagkamali ka ng kiniliti. Apo, si Karashid indasa ng kiniliti mo, eh, ha? At saka, napapasubo ka ngayon. At saka, Karashid, mapabilang ko lang din naman. Napapasubo ka ngayon. Karashid, mapabilang ko din naman. Isa din to sa, isa din niya sa mga nilayasan ko sa Baptist. Hmm. Bakit? Ang Baptist kasi mahilig mambatikos. Pero pagdating naman sa diskusyon, walang maiharap. Tsaka ano, inangkin na nila yung kaligtasan eh. Ayun nga sila, ligtas na. Pero yung iba, hindi. Okay, marami namang Baptist eh. At saka ito lang, Karashid, no, sisiguraduhin ko. Aminin man nila o sa hindi, una, marami silang doktrinang pinopya. Pangalawa, yung pinagmamalaki nilang doktrina ng once save, always save, huwag muna natin talakayin dahil malawak yung paksa na yan. Pero sinisigurado ko pinopya nila ito sa mga teologong mga Calvinista. Naku. Kaya ang tawag ko dyan, Sheik, mangungopya ng doktrina. Nabibisto ngayon. Oo. Kakapiranggot lang alam na talata ng mga ito. Oo, kakapiranggot lang eh. Eh, kikiliti kayo, ganyan ang daladala nyo. Diba? At saka baka mamaya, Karashid, ang nakakalungkot dito, baka mamaya yung pastor nito, John 3.16 lang ang alam. Malamang. Baka yun lang eh. Malamang. Kasi bakit ka mo, wala silang in-split, mahal ka ni Jesus, guys, mahal ka ng ganito. Oh. Ay, gano'n nga pa yung katotoo? Kung saan mo nga, malamang yung pastor mo, pastor na John 3.16 lang. John 3.16 lang ang alam. Oh, alam mo, Karashid, bakit ko yan nasasabi? Kasi pastor ko yan ang ginakalam eh, John 3.16 eh. Oh, ngayon, nabibisto ka ngayon ng kapatsinitin. Ah, pasensya ka na, maring sabi. Pinasok mo yung mundo ko ngayon eh. Mm. Ang hirap, hirap, hirap sa iyo ngayon makalabas. Bakit? Sapagkat ang daladala mo, maling aral. At saka, Karashid, pinagpapauna ko lang din naman po. Misabi, wala naman po sanang guilty feelings. No. Mm. Wala naman sanang pong samaan po ng loob. Pero ang amin lang pong layunin, ay pahayag lang po ang katotohanan. Una, kung kami man po'y nakapagsalita, o mas especially ako ng masakit, ay inyong pagpasensyaan. Dahil una't higit sa lahat, ako lang po'y nalulungkot na hindi nyo nasusunod yung nakalagay dito sa unang Pedro 3.15. Ano po ba doon yung nakasulat? Ang sabi po sa dito, Pedro, diba? Dapat i-apply nila ito eh. Mm-hmm. Tayo pa nagtuturo, magtakin mo. Sa 3.16, okay, basahin po natin sa unang Pedro kapitulo ay 3 ang mga talatay 15. Kundi inyong ay-aariing banal si Jesucristo na Panginoon sa inyong mga puso na lagi kayong handa sa pagsagot sa bawat taong humihingi sa inyo ng katwiran. Ay sa kanila naman, Karashid, lagi kayong handang magbatikos. Pero wala namang sagot. Handang magpalusot. Oo. Wala namang,
Hindi naman sumasagot. Hindi naman sumasagot. Hanggang mga asar siguro. Oo. Oh, oh. Hanggang doon na lang. Hanggang doon na lang. Pero hindi nila na nasasagot yung mga domento na ito. Aminin na lang, aminin mo na lang, Kasalbe, hindi mo talaga kayang sagutin si Karasi. Ang problema yun, well, ito respect kay Kasalbe, siguro yung pastor na lang yan. Oo, oh, yung pastor kasi mo na lang. Kasi naawa ko sa kanya. Huwag kang magagalit ha. Nabula ka lang ng pastor mo yun. Apo. Kung magalit ka man, pero maging paraan yan para ipaharap mo sa akin yung pastor mo. I want to save you, my friend. Ha? May malasakit po si Karasi yung dasan sa'yo. Gusto kang masagip. Gusto kitang sagipin mula sa mali-maling doktrina ng Baptist. Ma-challenge kayo mga Baptist, harapin po nyo kami sa isang formal na diskusyon, isang friendly debate, isang maginong debate. Ayaw nyo ng debate, o di, ano, opo. At saka kahit sharing lang. At saka Karasi, kaya po namin ito sinasabi rin po dahil gusto namin di kayo maalis din sa hidwang pananampalataya. Bakit? Kasi kung kayo ay nasa hidwang pananampalataya, ang hatol ng Biblia ay hindi magsisipambano ng kaharian ng Diyos. Basahin po natin ang nasa Galatia 5:19 hanggang 21. Sabi po dito, at hayag ang gawa ng laman sa kamatuwid ay ang mga ito, pakikiapig, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosa, pagkukula, mga pagtataniman, mga pagkakatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya. Hidwang pananampalataya. Mga kapanaghalian, mga panlalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito, tungkol sa mga bagay nito ay aking pinagpapaumanhin at pinagpapaunang ipinapaalala sa inyo na hindi magsisipagmana ang mga gayong bagay ng kaharian ng Diyos. Ang may hidwang pananampalataya. Kaya yung paniniwala mong Trinity, opo, yung paniniwala mo si Jesus ay kapantay ng Diyos, yung paniniwala mong si Jesus ay 100% man, 100% na tao, bagamat other than that, nalilito ka pa, kung sino talaga sinasamba mo, yung ama o yung anak, hindi mo alam yung Trinity, difference ng Trinitarian sa one is, kapag sinabi mo yung nagsasalita si Remus si Jesus, ditong nito ka, nasa dilema ka, eh nandito po si Karasi. Ha, nandito kami, handa kami tumulong sa'yo. Siguro, pasamantalan. Tuloy nga po, lakak ng pag-uwi at pasasagamat, inaw ko lamang kay Allah. At sa kabay, awi, bago pala kami magtapos, ito po ang programa ng Kape Talakayan, dyan na Mangusting Coffee Mix. At magkano pa na ito? Meron pa, meron pang dyan na coffee, 9-in-1, at ito, Mangusting Coffee Mix, no? Mm-hmm. Yung dyan na coffee, ay 200 per box, 10 sachet po ito. Apo. Ha? In-advertise namin ito para sa mga kapatid natin. Tangkilikin po nyo ito. Nang kayo po ay, kung kayo po gusto nyo magdawa, wala kayong panahon magdawa, mm-hmm, ay nakapagdawa na rin po kayo. Apo. Ha? By helping us to patronize this product, nakakatulong po kayo sa dawa pisabilila, katulad po ng mga ganito, tanging ito lang naman ang programa, sumasagot sa mga katulad yes nila eh. Ha? Na kung saan, yung pananampalataya, ini-expose natin. At saka Karasi, ito lang pinagpapauna ko, ito lang ang programa na walang katulad. Kahit sa YouTube lang, walang katulad ang ganito klase ng uli ng pagsagot natin. Alhamdulillah. Kinasagot po natin. At samantala, magpapaalam tayo. Ito po ang inyong kapatid na si Kanayt Marino. At naway inihinig ko po sa dakilang Diyos kay Allah subhanahu wa ta'ala na sumainyo ang kapayapaan. At bilang muling pananta, Kanashit? Iiwanan ko po sa inyong sinabi ng Quran al-Karim, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَقُلْ جَلْحَقْ وَزَاقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَوْقَ. Truth! Ang katotohanan ay dumating na. At ang kabulaanan ay naparam na. Narito ang kabuluanan ay sadyang mapaparan. Ha? Kaya narito lang katotohanan. Kaya nananawagan ako sa aking mga kababayan. Halina, mga tuwiran tayo sa isa't isa. Come, let us reason together. Ito po ang inyong kapatid, ang inyong kababayan, si Karasi Dindasan. Magandang gabi po sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.